Kasi during that time, may mga lighting rallies at ginaganap din yun sa Mindanao. Yung lighting rally, yung tipong namimili ka doon sa tabi-tabi doon ng mga tindahan, o di kaya maglalakad-lakad ka lang doon, kunyari, insente ka, tapos may may papalakpak. Ang uso noon yung Marcos City Lighting Tabotura. So, Marcos City Lighting Tabotura. Ganun yung palakpak nyo. Pag pumalakpak na ng ganyan, maglalabasan ako. Tapos we will stage that lightning rally. And it is basically an anti-dictatorship, anti-fascist rally. Kasi Marcos time yun. Nire-raise din doon yung mga economic issues, katulad ng pagtas ng presyo ng bilihin, yung pagtas ng presyo ng langis, na parang hanggang ngayon, ganyan pa rin ang mga issues. So, meron ding rally doon na I always remember that kasi yan din yung mga rallies na yung ino-host kami ng tubig na may kulay. So, yun, pwedeng pula, pwedeng asul yung kulay ng tubig. Ang purpose kung bakit may kulay, para ma-identify ka. Later on, na ikaw kasama doon sa rally. Pero nangyayari noon, yung mga masa na nandun sa periphery ng Mendiola, pag gano'n na, ang dali lang naman nilang magpasa sa amin ng damit. Sabihin nila, oy, ano, hindi, magpalit ka ng damit kasi malalaman na sumama ka dyan sa rally. So, yun yung unang recollection ko dun sa mga rallies noon na inaatinan ko. Either lightning rally siya, o yung mga rallies na dinis-disperse kami sa pamamagitan ng water cannons na may kulay yung tubig. Saan kayo pabilang ng organization? But at that time, wala pa kasing mga organisasyon. Nasa Universidad ng Pilipinas ako. At nandun ako sa University Alliance. Wala pang student council at that time. Eh. So nagtayo ng University Alliance. Ito yung alliance ng mga non-academic at saka academic. Yung teachers, yung mga estudyante, nandun yung mga dorm councils nandyan. Dahil wala noon na student council. So, nandun ako sa University Alliance at that time. I think, kasi nasa dorm council ako eh. At that time. So, yun yung nagmamobilize para sa mga protest actions. Gano'n pa lalaki, besides nun sa lightning rally, yung mga hayagang protesto talaga, kailan nangyari yun? Gano'n siya kalalaki? Siguro mga 77, 78, yan, yung mga protest, siguro mag-re-range yan. Parang yung hayag na, yung hindi ng mga lightning rallies. Kasi pag mga lightning rallies, mga 50, 25, 50, ganyan. Karamihan ito ay galing sa mga estudyante. Pwedeng galing sa UP, pwedeng galing sa iba-ibang schools, lalo na dun sa tinatawag na University Belt area. Tapos, yung
mga ano, yung talagang organized rallies, siguro mga ano, 200, 300, 500, mga ganun. Doon po sa mga lightning rally, besides doon sa nabanggit niyong maaaring panghuli, ano pa yung mga pinakamadalas na problema kapag nagsasagawa kayo ng ganun? At bakit yun yung ginagawa? Yung ano, yung at a time. Well, of course, yun nga, ano, yung huli, tapos yung na-remember ko doon, yung mga water cannons, eh, malalakas yun, ha? Yung talagang itatalsi ka noon. Tapos, eh, usually, yung mga babae at saka yung mga madre, nasa unahan yan. No? Kasi ang, ano, ang paniwala, pagka nandun kami mga babae, hindi yan masyadong babanatan, di ko rin. Pero wala, ruthless talaga, talagang kahit nakaupo kami dun sa harapan, talagang iyaan ka, no? I-water cannon ka. Tapos medyo tatalsi ka dun. So, one time talagang na out of breath ako eh, dahil dun sa, talagang yung pang tumama yan sa dibdib mo. Tapos nandyan pa yung mga, ano, yung mga batuhan ng, ano, tear gas. So, meron din yung noong combination yan eh. Pag minsan, ang sinasabi nga, yung water cannon, parang merong chemical, kaya sakit din siya. So, bukod doon, pero kung estudyante ka, masaya yun noon. Masaya yun. Well, of course, ano ito ba? May mga nanghuli po ba sa mga sana nyo? Ay, oo. Laging may nanghuli. Lagi may nahuhuli yan. At saka noon, at the time, meron pang tinatawag na preventive arrest. So pag alam ng, ano, ni Marcos o ng, ano, ng police at the time na meron mga pinaplanong mga pagkilos or mga demonstrations, yung mga aktivista, pati kayo mga manggagawa, nagkakaroon na ng mga preventive arrest before the actual rally. And then during and after. Kaya normal, lalo nang kilala kang aktivista na hindi ka uwi sa, pagdating sa rally, hindi ka uwi sa bahay mo. Kasi baka huwihin ka. Doon po sa mga malalaki ng rally, eventually, na nangyari, ano na ang composition nito? Paano siya sinisimula ng dinamo sa mundo? Well, of course, after that, yung ano na, yung anti-Marcos, yung Justice for All Justice, Justice for Nino, Justice for All Alliances, tapos yung mga malalaking rally na yan after the King assassination that eventually led to the downfall of Marcos. At that time, graduate na ako noon eh, pero sumasali-sali pa rin ako. So, more of on my own, sabi natin, on my own, ano, parang... Hindi kayo kabilang sa kaya. Ako, on my own initiative, sumasali ako dun sa mga rallies. Pagka narinig ko sa radyo, pwede ka nababasa ko sa dyaryo na meron rally. Lalo na yung mga anti-Marcos rallies nung panahon right after the assassination of Ninoy. Sariling initiative ko na umaten yung mga rallies. Kaya, alam mo na ano eh, yung, well, of course, may mga rallies na nasa Luneta, because those are broad rallies, na hindi pa sila pumupunta sa Mendiola. Pero umaten din ako noon. At the same time, meron mga rallies na rin sa Mendiola. So, umaten din. At para kasing ang sa Mendiola is just a place. Lalong-lalo na, nung estudyante ako, nung una akong tumungkong ako noon, you know, I don't know what Mendiola is, di ba? Isa akong sabihin natin, galing sa exclusive school doon sa amin sa San Pablo, pumunta ng UP, tapos na-involve sa aktivismo. Hindi ko, from Quezon City lang alam ko. Yung kaya ako, hindi ko alam ang ganun. Sana hindi ko alam. Hindi pa ako nakapunta. Bumupunta lang ako sa area na yan, ng Manila, pag merong rallies. So, it's more of what I have then and until now are the issues
na dala-dala mo, na it's sad kasi pare-pareho yung issues eh. Diba? Yung noon, tungkol sa pasismo, tungkol sa political repression, tungkol sa human rights violations, ngayon, ganun pa rin. Tungkol doon sa land reform, tungkol doon sa pagbukas ng sahod, tungkol sa foreign intervention, hanggang ngayon, ganun pa rin. So, lahat ng ano na yan, yung mas, parang mas na-remember ko yung issues kaysa doon sa kung ano itsura ng Mendiola at the time. Na-remember ko yung issues, na-remember ko yung mga kasama ko, na-remember ko yung mga kapwa ko aktivista, na-remember ko kung sino yung mga na-batuta, no, ng police, kaysa kung saan. Although, alam ko na Mendiola yun, after a certain, yun na yung, ano, yun na yung, bungad ng Malacanang. At meron siyang significant, ano, significant, may importance siya dun sa pinag-alaman. Nung nasa University Alliance pa kayo, paano nadidesisyonan na sige pumunta tayo sa Mendiola? Or parang pag kailangan magprotesta sa Mendiola talaga, ganun na ba yung, ganun na ba ang lagay mo? Well, of course, because that was during the Marcos dictatorship. Talaga pag nagprotesta noon sa Mendiola. Kasi pinag-protesta mo talaga yung fascismo eh. Saka talagang na-concentrate na kasi kay Marcos at that time. Lahat ng pwede mong iba. Kaya hindi katulad ng after Marcos, meron, pupunta ka pa sa Department of Agriculture, pupunta ka pa sa PNP, pupunta ka pa siguro sa AFP, o magprotesta ka kung saan pang ahensya ng gobyerno. No? Pero at that time, si Marcos ang pinaka-concentrated expression ng ano eh, ng gobyerno, ng pamamalakad ng gobyerno, polisiya ng gobyerno, mga programa niya, katakaran. Kaya, I remember at that time, talagang laging sa Mendiola ang punta namin. Nung nasabi niyo na nakapagtapos na kayo sa universidad, nakatrabaho na kayo, sumasali kayo sa inyong personal na kapasidad sa rally. Dito ba sa, anong napansin niyo nagpagbabago kumbaga? Liban sa paglaki ng mga rally, ano pa ang pagbabago? Simula noong 84 onwards. Well, of course, ngayon yung mga rallies, mas ano na, no? Marami na mga visuals, maraming mga music, maraming mga, you know, mga pakulo. No? Kasi noon kami, ano lang, simple lang. Mga placards lang at saka mga slogans. Ngayon, marami ng mga devices in order for you to make your ano, statement during rallies. Isa yun. Plus, valid din ang mga rallies, no? Kasi before, yung mga rallies namin noon, I remember, yung mga political tendencies hindi na kasama sa amin. Until, of course, yung later on na, nung panahon na ni Cory, saka iba pang teams, na pwede magsama-sama yung mga political tendencies in Bangalore. So I think that's the difference. Kasi noon kami, kami mga estudyante, mga, ano, kumbaga, kung KM ka, ano ka, kasama kayo. Nung bumagsak na yung Reno ni Marcos at nagkaroon ng bagong pamana at kayo ay nag-evolve na sa Kilosang Pagbabago. Nagkaroon ba ng pagbabago yung halaga ng Mendiola? Hindi. Kasi talagang lalo na ngayon, no? Sa panahon ni PGMA, talagang lalong mas tumitingkad na parang parang din ng Marcos time. Lalo ngayon na tumitingkad yung responsibility ng presidente dun sa mga problema ang kinakaharap natin ngayon. Kaya yung kagustuhan na pumunta dun sa Mendiola ay naroon at lalong dumarami yung pagkakataon na i-direct ko talaga sa Mendiola yung iyong mga protest actions.
Meron kasing ano yan eh, kung nasa social movement ka, hindi naman parang, o sige, magpitesa ako, baka Mindoro. Meron dahilan yan kung basta pumupunta sa Mindoro. At eh, hindi naman parang ang sinasabi na, ay kaya siguro na siguro protesta, mahal ng protesta. Pinipili mo rin. Batay doon sa issue, batay doon sa level, at sa level ng pangkibaka mo sa isang particular issue. Kung saan ka pupunta. So, posible, doon ka lang pumupunta sa ano, no, sa isang maliit na ahensya. Pag walang ginagawa doon, doon ka pumupunta sa isang, doon sa mayor. Pag walang nangyayari doon, pupunta ka sa isa na namang national agency, sa cabinet secretary. Pag walang nangyayari doon, pumupunta ka na sa Mindoro. So, hindi totoo na parang, ano ka lang, pupunta ka lang gusto mo lang mag-rally. Merong kadahilanan ang bawat protest action. At malinaw yung mga panawagan, at malinaw din sa amin kung saan namin i-direct ang mga panawagan niya. At lalagi na mayroong responsibilidad yung presidente, yung nakaupo sa Malacanang, lalo na sa mga seryosong problema na kinakaharap ng bansa natin ngayon at maging doon sa mga nagdaan pang mga presidente. At yun ang dahilan kung bakit pumupunta sa Mindoro yung mga tao. Sa mga gabera po, sa pagkakaalala niyo, ano yung mga particular na issue na nagdesisyon yung sa mga kinakailangan dalhin natin dito sa mundo? Madami. Well, I remember yung mga issue ng US bases. Yung ratification ng US. Of course, meron yan na sa Senate, pero of course, nandiyan din yan doon sa executive. Tapos yung DFA, yung Dispute Process Agreement. Yung mga economic issues ng kababaihan, yung panahon na ERA, yung protest against the ERA, tapos yung sa yung kay GMA, yung panawagan para patalsikin siya, resign siya, tapos yung mga yung issue ng ano, ng yung kay Nicole, di ba, yung rape ng US troops. Both in-address yan sa US Embassy at saka dito sa mga kanya. Kung ikukumpara po yung pagmobilis sa ngayon at yung katatapos lamang ng Reynolds Marcos, ano yung mga pinakapagkakaiba nila? Una sa dali ng pagbuo, pangalawa sa kung paano nahihikayat ng mga tao sa mga. Well, noon kasi, actually, ano eh, noon na lang namang, ang recollection ko, noon na lang namang Ninoy Aquino assassination, after the assassination, doon na tumaki yung mobilizations. Pero during the time of martial law, hindi naman ganun kalalaki eh. I mean, of course, meron yung Latondeña strike, no? Isang malaki yan. Tapos meron yung mga pagbisita ng ni Pope. May mga malalaking pagkilos din yan. At saka yung, I remember meron isang siyan meeting yata or something na malalaking demonstrations din yun. Pero outside of that, may mga hindi naman gagaan ng kalalaki na rin. No? Pero yung importante doon, in spite yung ganun yung situation ng martial law, talagang naglalakas doon yung mga kabataan, yung mga magagawa, mga masasaka, na pumunta sa Mindoro at ihapag yung kanilang mga protesta, no? At mga sitwasyon. So may kakaibang ano yun, quality, I think, kahit maliit yung ilang doon, may ibang quality yun. Yung ano naman, panahon ngayon, ang isa siguro, yung nanabanggit ko na kanina, yung pagsasama-sama rin ng ibang mga political tendencies. Yung mga iba na hindi, kung dati yung mga militante lang na mga organisasyon ang pumupunta doon sa Mindoro. Ngayon, hindi na rin ganon. Ganon, ano? Kahit yung mga traditional opposition, pumupunta na rin ngayon sa Mindoro.
diba? So yun yung pagkakaiba. At saka during the periods, yung mga peak periods, yung mga anti-Marcos, yung anti-era periods, mga malalaki talaga yun na massing up doon sa Mindoro. So may ibang quality, may ibang quality. At saka yung every night, yung during the peak of the anti-Marcos and the Aust era movement, yung the weeks or days following that, malalaking nightly demonstration yun sa Mindoro. Isa po sa mga pinakamadalas mabanggit ay pagkatapos ng reyna ni Marcos, isa sa talagang nagpalutang sa pangalan ng Mindoro ay naganap na masakit. So, paano po ito sa panahon na yun, kabilang ito sa kahit anong organisasyon? That was 1987 eh, mm-hmm. Diba? Yeah, I was with, nasa Gabriela na ako. Mm-hmm. Pero wala ako nung time na yon. Hindi wala nasa ko. Wala ako nga. Hindi ko nga nalang. Pero, basta nung araw na yun, wala ako dun sa rally na yun. Pero yung pangyayari kong yun, na-affectahan ko ba yun? Paano nag-react yung Gabriela? Well, of course, syempre. Actually, mayroong mga taga-Gabriela na nandoon. So, sa that time, wala ako nga. Talagang isang malaking trahedya yung nangyari ng Mindoro Massacre. Yun din yung time, kasi if you remember, yung 1986, nagbigay ng support ang Gabriela kay Cory Aquino. That was a public pronouncement by Gabriela kay President Aquino at that time. But noong Mindoro Massacre, at in-unleash niya yung Sword of War, doon din kami nagkaroon kami ng position na this is capable of fascism and also yung pretensions ng democracy nandoon. Kaya from then on, disengagement yung aming position in relation to the Aquino. Yung sumunod po sa Mindoro Massacre na magdadala talaga ng maraming tao ay yung mga EDSA boss na kalaunan. Pero magkakaroon din po ng EDSA press kumbaga. Sa pananaw po ninyo, bakit sa mga ganong pagkilos parang mas na-highlight yung EDSA boss? Pero pag EDSA press na yung pinag-uusapan, ay parang iba yung pagkilos. Oo. Well, naniniwala ako na maraming pumunta doon sa EDSA Press, lalo na yung talagang mga mahihirap, yung ang tawag nila yung class D and E, no? Na pumunta sa EDSA Press at nagpahayag ng diskurso nila doon sa gobyerno ni Arroyo at suporta para kay Era. Ang naging problema sa palagay ko doon, yung leader, when they went to Malacanang, nawala yung leaders nila eh. I think that's the tragedy nung EDSA Press, na nawala yung leaders nila. At the time na nung papunta na sila sa Malacanang, nagkakaroon na ng ng skirmishes eh, sa Mindoro. So, malungkot yun, dahil nandoon, ang kalakanan nandoon, talaga mga mahihira. Pero at a crucial moment, nawala ang leaders na yung mga politiko na nag-mobilize sa kanila. Sa ngayon po, pag kumikilos ang Gabriela o iba pang aliado ng sama nito at pupunta ng Mindoro, may nasa isip pa rin ba na okay, kailangan makatawid tayo sa tulay? May ganong sentimiento pa ba? Or alam na ninyong hanggang doon lang talaga negotiated na kung hanggang saan? Ay, na parang regulated na yung magiging pagkakas? Well, of course, that is what the police wants and
Malacanang once. Pero kami, ano talaga, kasi, ano yun eh, Mendiola is an idea. It's a principle. Yung principle ng struggle, yung ano rin, yung righteousness, yung kawastuan ng pinaglalaban mo rin. At kaya mong ibangga yung pinaglalaban mo sa pader ng Mendiola. Ganun yung ibig sabihin ng Mendiola. At marami ng mga instances na nag-aano kami dyan eh. Parang cut and mouse yan, di ba? May ginagawa kang style para makabila ka na lang magkabuti. Magkabuti din sa loob ng ano nung grounds ng Malacanang. Pero syempre, lahat ng bagay na yan, hindi mo naman yung ginagawa na parang adventurista ka lang yan. Lahat ng action na yan, pinag-aaralan. Lahat ng action na yan, tinitingnan, depende. At kung ano yung kilos mo doon, ay depende kung ano yung layunin na gusto mong ma-attain. Like, noon, nung panahon ng anti-Marcos, yung pagpunta na din yung mga tao, talagang may intensyon na paalisin na yung diktador. Nung panahon naman ng era, nung pumasok na yung mga tao hundreds of thousands, talagang may intensyon na natanggalin na yung ano, kapasalitan. So, meron namang may intensyon ka lang na ipaabot, iparinig, lumapit dun sa ano, sa Malacanang para mas ka-dramatize mo yung iyong mga kahilingan. Meron naman, lalo na pag, kasi ano nga eh, lalo na pag nire-depress ka, may police brutality mo dyan, mas lalo mo talaga gustong i-assert yung iyong mga paniniwala at yung iyong mga ipinaglalaban. Kasi pag pumunta ka na sa Mendiola, ano eh, you're prepared for the worst. Ganun yan. Siguro para doon sa mga aktivista na hindi naman nabunggo, yung mga namundok, they have their share of madre, di ba? Yung mga hindi namundok, we have our Mendiola. Parang ganun. So it's, tipong alam mo na, ano, alam mo kung anong pwedeng mangyari sa iyo. Pero alam mo rin na may limitasyon. So, hindi ka naman pupunta doon para mag-suicide ka kung ano gagawin mo doon. Alam mo yung limitasyon ng mga at opportunities and limitasyon ng bawat larangan ng pakikita. Nakalik po tayo din sa personal din para sa at personal din na interaction. Paano niyo tinitingnan yung mga police? Yung mga police, di syempre, una, alam mo na nandun din sila to protect the state, to protect Malacanang, to protect the status quo, and to you know that immediately you are in contradiction, no, with them. Alam mo yun, kasi this is, Mendiola is an political theater. So, alam mo na kung sino humarang sa'yo dyan, kaiba mo na ano. Whether, kaiba mo na posisyon. Whether, itong humarang sa'yo, consciously kaiba mo, or hindi, dahil trabaho niya lang yun, of course, that is another matter. Kaya paminsan, of course, yung una mong ano ito, kaiba mo ito, this policeman are in contradiction with what you fight for. Well, as a structure. But alam mo rin, nakikita mo rin sila, yung second ano mo, naawa ka rin sa kanila, no? Kasi, minsan, ano pa nga sila, pag nagsasalita kami, pumapalakpak pa din sila, di ba? Tapos yung iba, umuho. Tapos yung iba, alam mo na parang grudgingly ginagawa nila yung ginagawa nila, dahil trabaho nila yun. Which is sad, di ba? Pero alam mo rin na sa isang political theater, sa Mendiola,
Kayo yung contenting voices. Sa moment na sa mga naging karanasan nito, sa mga protestan nito, nalagay na ba personally yung buhay nila sa panganib o nagtamo kayo ng matinding sakit? Hindi naman, ano, siguro kung ano yung compared na nangyari doon sa Mendiola Massacre, baka kanki lang yun sa akin. Ayun, nothing serious, but it is not, hindi yung, ano yung, kung paano ka nabugbog o nagdugo ka ba or ano. Ang para sa akin yung importante, yung pagpunta mo sa Mendiola, bakit hindi ka pinapayagan magsalita? Bakit kayo kailangan i-distress violently? Bakit kayo binabatuta? Yun yung mahalagang issue eh. Wala talagang sino man na parang kasi pag dumating na sa Mendiola, kung sa usapin dito sa pagkabaka sa Mendiola, ito na yung ano eh. Ito na yung sabihin natin, isang guro eh. Diba? Sa ngayon po na liban sa pagiging talagang, kumbaga, veterano na sa pagprotesta sa Mendiola, eh nandito rin kayo sa Kongreso. Ano ang madalas ninyong marinig na sinasabi sa inyo na sa ganung dalawahang paglulugan? Well, malinaw naman kasi sa amin na nung pumasok kami sa pakikibahang elektoral at sa pagdito sa Kongreso na kami ay unang-una na mga aktivista bago pa kami pwede mong sabihin na mga parlamentarista. Malinaw yun sa amin. At malinaw din na ang larangan na ginagalawa namin bukod doon sa loob ng Kongreso ay dumit sa labas. At malalim at matibay ang ugat ng aming partido, ng Gabriela Women's Party, doon sa kilusa ng kamukainan. Na sinisimbolize siya niyan, yung Gabriela, kung saan kaya ang nanay ng Gabriela Women's Party. Kaya malinaw din sa amin yung mga limitasyon dito sa Kongreso at kung ano lang ang pwede mong ma-achieve dito kung meron man. Like halimbawa, dito sa debate, dito sa Genuine Agrarian Reform Bill, na paano kami ang batas ng anak pawis, Gabriela at sa kabayan mo, na si Congressman Lagman mismo, na siya namang nagpapanukala ng part extension, sinabi niya na, dito muna tayo sa mga less genuine, kasi genuine yung sa inyo. Sinasabi niya na, para magkaroon talaga ng GARP, kailangan niya ng revolusyon. So, malinaw yung limitasyon ng Kongreso nito, lalo na, ito naman ay dominated pa rin ng mga bill. Naman natin may-ari ng lupa at sa negosyante. So, ngayon, hindi namin kinakalimutan, kahit nandito na kami sa Kongreso, hindi namin kinakalimutan yung Mendiola. And as a matter of fact, patuloy pa rin kaming mabalik sa Mendiola para suportahan yung mga pakitibahang masa at makisa doon sa mga pakitibahang masa. Dito pong nakaraang Mayo 1, nagbahagi po ng kanalaksit namin ay nag-usurve kami sa mga aktibidad na nangyari sa Mendiola. Noong umaga-umaga po ng Mayo 1, alasinto pa lang umaga, ay pumunta doon ng isang grupo ng mga siguro mga sampo.
at nagsimit sila ng kandila. Ang sabi nila, sila yung grupong kabilang yung kanilang mga kasama sa Exodus. Tapos nung mga una ay yung grupo naman ng bayan at mga kasama nilang umiyon. Tapos nung alas 3 ay yung bayan nila, modelo, etc. Napansin po namin na hindi po ba sa halip na yung Linggo na bilang isang simbolikong lugar na bilang isang lugar ng pagtatanghal, doon dapat na de-demonstrate yung pagkakaisa nito ng iba't ibang pilosang panitin. Pero sa ngayon, ang lumalabas ay na-regulate na ng Estado yung lugar at may schedule na nga ng pagkakaisa. Hindi po ba sa halip na pinag-isa ng Mindola yung mga puwersang yun, ngayon ay yung Mindola naging panghati pa sa ngayon ng pagkakaisa. No, in the first place, magkakaiba naman talaga ang grupo na yan eh. So, irrespective of Mindiola, merong mga pagkakaiba yung mga grupo. Although magkakaibang grupo yan, at maaaring magkakaiba ang posisyon pag ngayon ng mga issue, meron din mga pagkakataon na nag-uusap sila and voluntarily, nagkakasama-sama sila, kasama pa yung ibang mga mas mararami pang grupo. For example, hindi yung mga politikos, etc. So, ang tingin ko, totoo na nire-regulate ng gobyerno and hanggang ngayon, patuloy na pakikibaka yung karapatan na magprotesta sa Mindiola. Pero sa palagay ko rin, hindi wasto na sabihin hinihiwalay ng Mindiola o hindi nakakatulong ang Mindiola doon sa pagsasama-sama ng mga grupo. Kasi it's yung pagkakaiba-iba at hindi pagkakasama-sama ng mga iba't ibang grupo ay merong historical roots. So, hindi, it would be very simplistic to say na okay, Mindiola na unify all this, but it will take a moment. It will take a certain political moment, and it has it has been proven. Halimbawa nung Exodus, di ba? Exodus, na posible yon. But maybe the time is not yet right for that moment. Although may mga times naman na nagkasama-sama rin yan, di ba? Pero siguro nung May 1 na yun in particular, they decided not to go there as a unified force. Yun po yung nabanggit niyo po kanina bilang mababatas at the same time to history at central nga sa aktivismo ang Mindiola. Pero yun nga, kung hindi na sa ngayon, parang may barikada at natutulisan. May mga sa among them, the legislators na strict parliamentarian din. May mga pagkilos ba na kung pag sa proseso ng Kongreso ay palayain in a way yung Mindiola mula sa Estado na gawin ito mas demokratikong espasyo? May ganun bang pag-sisita? I think we were talking about that before noong 12th Congress. And of course, we protested yung parang may Mindiola so for expression or something. Para may discussion pa rin noon, hindi ko na naalam kung sa tumungo. Pero ang mas klaro sa akin, we had yung mga calibrated preemptive response. Nag-file kami ng mga resolutions to investigate. Nagkaroon ng mga hearings dito. May mga ganun kami ginawa. Doon sa threat na i-regulate at saka pigilan yung mga protest doon sa Mindiola. Meron ganun. Sa mga naging karanasan po sa Mindiola, iba yung protest na yung mga issue, kanina nyo ito na ikwento? Para sa anong purpose ng pag-ikwento? Yung mga bata, mga bagong aktivista, dyan ko yan kinikwento. Siyempre doon sa mga anak ko rin, doon sa aking mga, sa pamilya, yung mga, lagi na yung mga bata mong generasyon.
At importante yung ano eh, yung kung sinasabi nga na yung Plaza Miranda, kailangan mong idepensa yung iyong opinion, paniniwala sa Plaza Miranda. Pero pagdating sa Mindiola, kailangan mong ipakita ang paniniwala mo sa Mindiola. Kung nandito ka sa Luso, iba pa kung pupunta ka na sa Bundok. No? So, ganun din ang nagawa dun sa mga kabataan o dun sa mga anak ko na kailangan mo ng critical thinking, importante yan. At pangalawa, you should put your beliefs into action. Kailangan kumilos ka, hindi pwedeng armchair ka lang na, di ba, kita nandibate sa coffee shop. Or ano, kailangan kang kumilos, kailangan kang ma-involve dun sa social movement, kailangan kang ma-involve dun sa struggle. And Mindiola is an important part of the struggle. Sa mga nangyari po sa Mindiola, sa bilang bilang estudyante, bilang bahagi ng isang pilosang pamukulay, may mga pagprotesta ba doon o mga pangyayaring pinagsisihan mo o naisip mo sana ibang paraan na lang natin dito? So far ako, wala. Wala. Kasi sa mga, lalo na nung nasa Gabriel ako since 1987, I was directly involved in planning demonstrations. Mm-hmm. So, lahat yan, ano, inaaral eh. Pagpunta sa Mindiola, katama. Pagpunta tayo ng pahangin tayo. Saan kapagal itong mga pag-aaral? Pag-aaral namin? Ang mahaba yan. Mga, ano, yung palang, yung siguro, ang pinaka, yung mga mabilisan, siguro 1 or 2 weeks na nagpa-plan pa para sa isang action sa Mindiola. Kasi nga, importante yung venue yan eh, hindi yung basta-basta. Kaya pinag-aaralan yung security nyo, yung effectivity ng ano mo, ng iyong mga sasabihin doon, at yung kilos nyo. Ganun yun. Akala lang siguro na nag-aaralan. Parang nabawala ka lang doon na nagsisigaw, no? Hindi ganun. Pinaghahandaan yan, mabuti. Una, pinaghahandaan. So, medyo ano ba tayo pupunta? O dito sa walitong ahensya. Isang important matter yan, kailangan i-settle. Tapos, ilan tayo? Paano natin effectively masasabi yung ating mensahe doon sa Mindiola? Paano tayo pupundun ba? At lagi, kinukonsider, paano yung ating sigurita? Kasi ano na lugar yan? Alam natin kung gaano yung ina-unleash ng gobyerno yung kanyang mga aparatus para suppress ka. Doon po sa mga naging parang pagprotesta ng mga nagkaroon po ba ng natural na negosasyon, may pag-uusap? Mayroon bang nauwi sa gulo ka na sa kabila ng mga negosasyon ng paghahanda? Oo, marami. Kasi yung Mindiola, kahit sa ano yan, kahit na, yung, ano yan eh, you fight inch by inch of Mindiola space. Ganun yan. At may ibig sabihin yan kung sa advocacy mo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. If the police understand how an inch is of much importance to us. Yung isang block, ano yan, importante yan, sinag-iisipan namin, yan, bago yan i-negotiate, no? Pero yan kaseryoso yung mga aktivista pagdating sa Mindiola. May, of course, most of the time, yung gusto talagang nagiging isolated na yung estado at lalo na yung nakapong presidente, lalo silang nagiging fascist yung kanilang tendency, talagang nagkakaroon ng
yung batting average doon sa Bantatanyan talaga. Kumbaga, kung 10 ano, pagkilos, 8 dyan na nagkakaroon ng violence. No? Mostly coming from the ano, from the police. Sa mga pagkakataon kung nagkakaroon ng ganun ng kaguluhan, paano po pinahadal sa inyo sa pamunuan bilang mga leader, mga protesta? Paano niyo tinutugon ng ganun karakas? Siyempre, largely, lalo na, ano, nandito naman, nandito ka naman sa Manila. Largely, ano ka talaga, defensive. Diba? Hindi naman kami magsisimula ng away. Ang kalaban mo yung mga baril, di ba? Yung mga batuta. Kaya, it would be a folly na makipag, ano ka doon, ano, use that violence event. Kaya talagang defensive ang posture namin, lagi, pag kumukunta namin Lola. Pero pagka nagkakaroon na ng ganyan, lalo na yung mga talagang violent exercise, importante, we have to, meron kami mga areas where nasa plano rin yun, kasi kami mag-recoup. At importante yung gano'n, in order to, ano, to collect ourselves, to consolidate, and also to learn from the experience. Kaya every after rally dyan sa Mindoro, any major action, lagi kami may assessment, what can we learn from this experience, and that is part of consolidating our organization, at saka yung mga, ano, yung mga matin, kung bakit nangyari yun, what can we learn from this, what is the lesson that we learned on the question of on the question of state, on the question of mass movement, on the question of our democracy, etc. Bilang panguling tanong, kung iisipin yung kasaysayan ng Lola bilang isang lugar ng protesta, bilang isang tanghali ng protesta, at kayo bilang leader ng isang kilosan ng kababaihan, sa tingin niyo, ano yung pinakalupang na kontribusyon ng kababaihan dun sa mga pagkilos ng Lola? Well, una na ang kababaihan ay pwede rin at nakatala rin sa kasaysayan na kayang lumahok doon sa pakikibaka para sa interes ng kababaihan. Kaya rin nilang mamuno, na kaya rin nilang mag-organisa at maglunsad ng mga pangkilos sa Mindoro. Katulad ng iba pang sektor. At ang isa pa ay siya ay nakikiisa rin doon sa iba pang mga movements sa pagsusulong ng pakikibaka para sa kalayaan ng demokrasya. So para sa kababaihan, ang sinasabi nga, di ba, yung kababaihan, ang image, huwag lang sumali dyan, mag-uho dyan, kaiwan na lang, o baka ang mga kababaihan sa mga rally, sila na lang magbigay ng pagkain. Di ba? Magluto, tapos mag-distribute ng pagkain at saka ng tubig nandoon sa tabi. Pero siguro sa pag-unlad na rin ng militanteng pinasama ng kababaihan sa Pilipinas, na ipakita na kayang manguna ng kababaihan sa pakikipaka. At siya ay kalahok ng iba pang mga sektor at siya ay kapantay ng talalakin. Kung usapin ng pagtataguyod at pagsusundo ng pakikibaka para sa ating kalayaan at demokrasya. Maraming salamat po. Okay. Okay. Okay.